President Ferdinand Marcos Jr. lifts the controversial price cap on rice. This as he acknowledges rising prices of agricultural products contributed to the double-digit drop in his approval rating. Our very own Katrina Domingo now joins us with more on this. Kat, over to you. Hi, Carmina. Just as you mentioned, President Ferdinand Marcos Jr. has already lifted the price cap that he earlier imposed on several varieties of rice, saying that the supply of the staple grain in the country is already more stable, considering that the buffer stock of rice in the country already stands at 30 days. And with the advent of the harvest season, the president expects that number to further increase to up to 70 days' worth of buffer stock. Now, Carmina, while the lifting of the price cap on rice takes effect today, the president underscores that rice aid programs for farmers and poor families will still continue. Now, among these programs are the distribution of rice that were seized in ports to beneficiaries of the Pantawid Pamilya program, as well as the procurement of agricultural machineries for farmers and fisherfolk. The president says the House of Representatives has also agreed to come up with a program wherein the 33 congressional representatives of Metro Manila will facilitate a separate distribution of rice aid to their constituents. That's because the price of rice in Metro Manila continues to be higher, or the rice continues to be more expensive in the capital region compared to other areas in the Philippines. Marcos Jr. says these efforts are done to pull down the prices of the staple grain and not to remedy the double-digit drop in his recent approval ratings. If we recall, Pulse Asia earlier said that the 15 percentage point plunge in Marcos Jr.'s approval numbers is most likely due to the high prices of rice and other basic commodities. Let's take a listen. It's not surprising. People are having a hard time. Ibang usapan pag bigas. It's different from anything else that any other agricultural product. I completely understand it. And that's why we're working very, very hard to make sure that this comes up again. Not because of the survey. That's not important to me. What's important to me is that we make sure that people have enough to eat and that it is affordable to them. Hindi mo masisi ang tao. Talagang naghihirap sila eh. Meantime, Carmina, the government has also filed cases against at least four rice trading companies that were accused of hoarding rice in parts of Bulacan to allegedly manipulate market prices. The president also warning other players who plan to make profit at the expense of the Philippine economy. Carmina. Thanks a lot. Katrina Domingo there joining us live. Let's get a reaction now on the lifting of the rice price cap. We're now joined by Rosendo So. He is the president of the Samahang Industriya ng Agrikultura, or SINAG. Mr. So, nice to see you again. Thanks for joining us today and welcome to the program. Nakamute. Carmina, magandang hapon. Magandang hapon sa lahat. Ayan po. Narinig ko na po kayo. Akala ko nakamute kayo kanina. You're good. Your audio's good. So, Mr. So, ano po ang reaction nyo ngayon na tinanggal na po ni Pangulong Marcos ang price cap sa bigas po, sa well-milled and regular? Go ahead po. Carmina, explain ko lang, no, yung pag-cap ng ating presidente. It's a positive sign, no, na kasi may nagmamanipula at that time yung presyo ng bigas. But kung makita natin internationally, it also helped, no, dahil nung nag-rise cap siya ng presyo ng bigas sa 45 to 41 pesos, yung presyo ng Vietnam and Thailand at that time is makyat ang Thailand ng 700 dollars per metric tons, no? Ang Vietnam umakyat ng 670. Nung nag-price cap siya, bumaba ito ng ang Vietnam bumaba ng 640, no? Itong Thailand bumaba ng 660. And after one week, bumaba ulit yung presyo ng international price, no? Pero so, sandali lang po. Hindi lang dito sa atin domestically yung Opo.
Yeah. Opo, Mr. So, i-explicate po natin din yan ng maigi. Kasi marami din hong mga ekonomista ang nagulat kung bakit pati international prices ay tila iniuugnay doon po sa price cap na ginawa po ng Pangulo dito sa Pilipinas. Ang sabi po ng ibang ekonomista, hindi naman nangyayari yon na ang price cap dito ay nakakaapekto sa presyo ng bigas ng ibang bansa. Hindi, no? Kasi kung bumaba yung price cap natin dito, yung international market kasi malaki yung binibili ng Pilipinas. So, ang mangyayari niyan, susundan ng Vietnam and Thailand. Kasi last year, remember, Carmina, bumili tayo ng 3.9 million metric tons na bigas. Na? So, ito is mostly from 90% come from Vietnam and Thailand. So, malaki yung pagbili natin doon sa dalawang bansa na yan. So, very importante yun sa kanila. So, kung pinice cap mo yung presyo natin dito, ibig sabihin, yung mga importer hindi bibili ng mataas. Kaya nag-cancel yung mga importer ng shipment from Vietnam and Thailand dahil hindi kaya yung presyo na pumasok sa ating bansa, mataas yung presyo. So yung ginawa ng ating presidente, malaking bagay yun dahil sumunod ngayon ang Vietnam and Thailand, bumaba. Carmina, do you believe na after yung hindi ikakat yung tariff and hindi naglagay si presidente ng price cap, ang Thailand ngayon, ang presyo na lang is $580 no? Per metric tons, ha? Yung 5% broken. So, ibig sabihin, hinahabol nila yung presyo ng Pilipinas para anong presyo pwedeng bilhin yun sa kanila. Yun po yung sinasabi nyo kanina na importanteng merkado po ang Pilipinas sa kanila, no? Kaya kung dahil dun sa price cap, ito po ay nagsilbing parang sinyales sa kanila na hanggang dito lang ang kaya ng Pilipinas. And therefore, sa inyo po, sa pananaw ninyo, sumunod ngayon sila sa kung ano lamang ang kaya ng Pilipinas. Tama ho ba? Tama po. And alam mo, Carmina, sumunod ang Malaysia sa atin. Nag-price cap sila. And ibig sabihin, pressured talaga ang Vietnam and Thailand. Kasi kung itong mga Asian countries din na bumibili ng bigas, bibili lang sa kaya nila. So, kailangan nila ibaba. No? So, malaking pagbaba yun from $700 per metric tons to $580 per metric tons. Okay, ngayon po, balik tayo sa Pilipinas, Ginoong Sono. Nilift na po ng presidente itong price cap. May kumpiyansa ho ba kayo na lahat ng indicators, everything that they were looking at, the parameters, the indicators, are on a level, no, by which we won't be seeing another situation wherein the price of rice will skyrocket again. May kumpiyansa ho ba kayo na dahil tinanggal na tong price cap, na hindi na sisirit muli ang presyo ng bigas? Yeah, Carmina, from September to December, ang harvest natin is around 10.5 billion metric tons of palay. This is equivalent to 6.5 billion metric tons of rice, no? Ibig sabihin nun, kung mag-import man tayo, less than 10% yan. So, hindi ito makakapekto dun sa price ng imported rice na papasok na maski mataas ng konti, hindi makaka-apekto dun sa presyo. In which our harvest price now is 23 pesos of palay, equivalent to around, pag na-mill ito sa miller, nasa 38 pesos ito na well-milled rice, no? Puunan ng miller. So ang bentahan sa Metro Manila, delivered is 40 pesos to 41 pesos. So yung presyo nakikita natin, yung retail price na well-milled rice will be around 44 to 45. Ah. So kung linis na itong 45 pesos, tama lang kasi ang tinitingnan natin, baka bumaba pa yung farm gate sa 22, uh-huh, yung well-milled rice. So kung kayo po, Mr. Kotsko, so kung kayo po ang tatanungin, ano ang true value ngayon
Without the price cap ha, ano ang true value ng bigas? Sa, for example, sa Pangasinan, kasi nandito yung harvest, dapat nasa 42 pesos lang ang retail price niyan. No? Okay. Sa Nueva Ecija, naka-harvest na rin. Dapat nasa 42 lang ang presyo sa Nueva Ecija. Mm-hmm. And sa Isabela, start na rin yung harvest, dapat nasa 42. Pag-deliver sa Manila, more or less dapat nasa 44 to 45. Okay. So between 23 pesos. So between 42 to 45, that's what you say is the true value of the price of rice. Ngayon, bago po natin makalimutan, ano, kasi meron ding sinabi ang Pangulo na yung pagbili nung palay, basa man or tuyo, di ba pinako niya sa magkano nga po, 19 to 23? Tama ho ba? Yung basa is 19, no? And yung tuyo is from 20 to 23 pesos. Right. That stays, correct? Yeah, that stays. And do you think now that because that stays, even with the price cap now being lifted, malaking tulong po ito? Tingin nyo, yung 19 to 23. Malaking tulong yan sa magsasaka dahil... ibig sabihin nun, kung hindi bibili ang trader sa 23 pesos, pwedeng ibigay sa NFA, sa government yung palay. So, ito is makakatulong. And yung basa naman, kung hindi magbibili ang atin na mga rice miller or trader sa 19 to 20 pesos, ang mangyayari niyan is bibili yung government. So, yun ang advantage dun sa ginawa ng ating Pangulo. Okay. Alright. Now, on to the more important question. Ang gusto naman po natin talaga ay hindi na maulit yung ganitong klaseng sitwasyon. Hindi po ba? How confident are you that this will not happen again? And if it will happen again, dahil hindi pa ho kasi handa eh, ang dami pang kailangan ayusin sa sektor ng agrikultura, particular dito sa sektor ng palay at ng bigas, ano? How do you break the cycle? How do you get out of this cycle na hindi na nakarely sa importation, mapapayabong natin, no, ang sektor ng agrikultura, particular ang ating magsasaka ng palaya, no? How do you get off that cycle, Mr. So? Ma'am Carmina, kung makikita mo, no, yung production natin this year is better than last year, no? Tumaas na yung production natin. And nakikita natin yung direction ng ating Pangulo na tulungan ang ating mga magsasaka with the regular budget and yung tariff na makokolekta. Recently, yung sinulatan natin ang ating Pangulo na dapat ibigay na yung 12.7 billion dahil sa tariff collection, no? I think yesterday or the other day, linabas na niya yung order na dapat ibigay na sa magsasaka yung 12.7 billiones. Ito is from the RTL, yung Rice Tariffication Law na nakolekta. So, this is 5,000 for farmers who plant 1 hectare and 10,000 who plant 2 hectares. So, malaking bagay mga ito, no? And yung regular fund ng ating government, yung fertilizer subsidy, binibigay pa rin sa magsasaka yun, aside from seed subsidy. So with this, no, maraming nainganyo ulit na magsasaka na bumabalik. Kaya ang sinasabi natin, no, yung USDA projection this year na dapat papasok tayo ng 3.9 million metric tons, hindi na totoo yun. Sinabi natin noon na nasa 3 million lang tayo this year, no? And bumaba na yung projection ng USDA to 3.5 million metric tons. And sa tingin namin, mali pa rin yung USDA na ibababa nila sa 3 million metric tons. So you're saying you're painting quite a rosy picture, no? Na marami ng mga interventions na ginagawa ngayon na nagpapatunay lamang kung saan patungo. At ang direction na yon ay, to your mind, mas maganda, mas masagana. Idagdag po natin yung usapin ng rice tariffication law. Tingin niyo ho ba yung review at ang eventual repeal, kung yun ang mangyayari ng rice tariffication law, ay mas makakabuti pa sa sektor po ninyo? Yung repeal
Ngayon hindi, no? Kasi yung collection ng last year, umabot tayo ng 22.7 billion ang mapunta sa magsasaka. So yung mga matatanggap ng magsasaka, mawawala yung 3 billion. And yung protection na 35% tariff is yun ang protection ng WTO sa atin. So yung review siguro, yung budget kung saan pupunta, siguro pwede natin i-review by next year kasi ang ano naman by next year may review yun eh, no? So yun kung saan ilalaan yung pondo, pwede siguro i-review. Pero yung budget sa magsasaka dapat huwag tanggalin. So yung retail hindi kami sasayon doon. Okay. Finally po, Mr. So, kamakailan na pabalita na meron ng mga hoarders, no, na sasampa ng kaso. How will this affect you? How is this affecting your sector? At ano po ang pananaw niyo dito? Yeah, ang inaano namin dapat mabilis yung action. 9 weeks in-announce ang presidente, dapat 7 days eh may alam na, no, kung ito ba ay totoo o hindi. Mas maganda yun kasi ang nangyayari kasi kung tumatagal yan, lalong naglalagay yung mga may naglalagay doon sa POC or other. So hindi maganda yun. Mas nakikita natin dapat yung action pag magre-raid man ang POC or other agency, dapat may papeles din sila. Hindi basta-basta na pumunta sa isang lugar mag-raid kung wala silang katibayan na may problema. Kasi ito is a dealer or other traders naman na hindi gumagawa ng gano'n. Baka matakot, no? Kung hindi sila bumili ng palay ngayon, eh baka lalong bababagsak ang presyo ng palay. So yun ang tinatakot lang natin. Dapat yung i-re-rate dapat ayusin mabuti kung totoo man yung mga pre-rate ng ating government. Okay, we're going to have to leave it at that. Maraming salamat po, Rosendo So. Siya po ang president po ng SINAG. Maraming salamat po. Thank you for joining us today. Really appreciate the conversation. Thank you. Ingat po.